So what's up? What's up mga pare ko? Kumusta kayo dyan mga pare ko? I hope na okay lang kayo dyan. Tayo rito, okay na okay lang rin tayo. So ngayong araw ito mga pare ko, ipapakita ko sa inyo paano ako maglinis ng Adidas Pro model na ito. Okay? Or yung Superstar. Or yung tinatawag rin nilang Shell Toe. Ayan, Shell Toe ang tawag nila nito. Okay? So itong sapatos to ng anak ko. And kagaya nung sinabi ko sa inyo last time, we went to the beach sa Castle Island, sa Sullivan's. May kita nyo sa playlist natin when we went outside there. Pero ito yung sapatos na ginamit niya. And nakita nyo kung gaano kadumi yan. Ayan. So ito yung naging activity namin outside. So sobrang dumi ng sapatos na to. Okay? I know na nag-upload na ako ng Superstar na Adidas, but that one is my black Superstar Adidas. Ito, litaw na litaw yung dumi. So, I want to show you kung effective ba talaga si Jason Mark natin para sa paglinis ng gantong sapatos at gantong kaduming sapatos. Ayan, okay? So, kagaya na sinabi ko sa inyo dati, ang kailangan natin dito ay ilalagyan na ng tubig. Okay? Yung brush na kasama dun sa pakete nung binili natin to, and also mga pare ko, itong Jason Mark. Just for, kung bago ka lang dito ha, just to inform you, ito pa rin yung unang-unang Jason Mark na binili natin from the start. If you go to our playlist, dun sa start na pag-linis ko ng sapatos, kabibili ko lang na itong Jason Mark na to. And you can see how many pair of shoes na ang nagamit ko rito. And eventually, yung mga unang try ko, medyo newbie pa tayo nun. So I think, hindi ako ganun ka-tipid nung time na yon sa Jason Mark. But this time, you will see na konting patak lang, I can clean this shoe right away. Okay? So, ano bang gagawin natin pag kayo ang nasa position ko rito? Ano bang preparation? Yun naman yung reason kung ba't natin ginagawa itong video natin na to. Okay, so ang gagawin ko lang rito, first is, dahil puting-puti ito mga pare ko, at tinamaan din yung sintas nung dumi, tatanggalin ko itong sintas na yan. Okay? Tanggalin lang natin to ng mabilisan. Okay? Ito yung problema sa maputing sapatos. Actually, pag puti ang sapatos, madaling madumihan. Like I said before, when we went to that place, ang akala lang namin is maglalakad-lakad lang kami, kakain-kain lang kami. But eventually, nagkaroon doon ng ano, meron doon malaking ground. And yung mga bata is nag-enjoy maglaro doon. So, syempre, hindi mo naman pwedeng patanggal yung sapatos nila, di ba? But anyway, I'm very confident, actually, na sa tulong ni Jason Mark, okay, matatanggal at malilinis natin itong sapatos natin na to. Lahat ng dumi na yan, matatanggal yan. Okay? Ganun ang pananangin ko. Ganun ang pananalig ko. Ayan, tama ba yung Tagalog ko? Okay? So, yan. Okay, natanggal na natin yan. Ito na siya. So, ang unang-una natin gagawin mga pare ko, siyempre, ipiprepare natin yung tubig natin. So, kagaya na sabi ko sa inyo dati, ang tubig ko rito, ang sukat lang niyan is kung ito yung brush ko, hanggang dito lang yung tubig niya. So, hindi siya aangat sa brush na to kasi para pag nilagay ko yung brush kong ganyan, nakasit lang siya dyan. Okay? So, hindi mag-over yung tubig dun sa brush na yan. Okay? So, after nun, ang gagawin lang natin, ipiprepare natin muna itong sapatos. So, ang gagawin natin is, i-brush lang natin siya kaagad para matanggal yung mga debris na mga lupa-lupa na nandito, na nakadikit dito. Okay? Para mamaya, pag sinabunan na natin siya ng Jason Mark, is mas smooth na yung ano niya, yung pagkuskus natin mamaya. Okay? Tanggalin lang natin yan. Ito yung preparation natin na pwede natin gawin sa sapatos o yung dapat natin gawin sa sapatos bago natin siya i-rectang linisin. Okay. So ngayon, okay na yan. Linisin ko lang yung itong part na to. Okay. Okay. So yan. At, oo nga pala, nakalimutan kong sabihin. Nakalimutan kong itagdag. Kailangan din natin ng rug, okay? So, ito yung rug na gagamitin natin para sa paglilinis na to. So, lagyan lang natin ng tubig to and I'll come back.
Okay, so sa tubig natin mga pari, it doesn't matter kung mainit or malamig. Carry yan kahit ano. Okay? So ngayon, meron na tayo niyan. Meron na tayong lahat nito. So ang gagawin natin is, itong brush natin, lalagay ko lang dito. Babad lang natin ng konting ganyan. And mamili tayo ng sapatos na susimulan natin. So, I would like to start dito sa left side na to. Okay? Again, kung makikita niyo yung dumi, yan yung dumi niya. Ganun din dito sa kabilang side. Okay? So, simulan natin dito sa left side. So, tak-tak lang natin. And then, ang secret weapon natin, Jason Mark, mga tatlo o apat na patak lang, okay na yan. Okay? Tapos, ibalik lang natin dito. Tapos, tak-tak natin. And then, may mili tayo ng side. So, I would start dito sa side na to. Okay? So, simulan natin. Ang kagandahan dito sa pro model na ganito mga pare ko is leather yung ano niya, yung or rubber yung katawan niya. So, walang tela kagaya ng suede na kailangan mong bilisan yung pagtanggal ng dumi. Okay? Kasi i-absorb niya. Ito, okay lang yan. So, we can spend more time sa make sure na malinis yung inikis-kis natin. Okay? Okay. So, once na okay na yan, nakikis-kis nyo na yan, then, punasan lang natin siya. Okay. Talagang-talaga naman, mga pari, papakita ko sa inyo yung simpleng pagkuskus natin. Ang puti-puti niya kaagad. Okay. So, ang gagawin natin, punta ko rito sa kabilang side na yan. Okay? So, after ko dito sa side na yan, dito tayo sa toe niya, and then, babalikan ko rito sa likod. Okay? So, ganun ulit ang style natin. Mga apat na patak. Okay? Tapos, simulan ulit natin sa dito. Kung nakikita nyo na hindi masyadong mabula yung ano, yung brush nyo, okay? Ibalik nyo lang dito. Tapos, yan, lagyan nyo na ng tubig. Ganun katapang yung ano, yung Jason Mark na solution na yan. Apat na patak, grabe yung bula ko. Ito papakita ko sa inyo. Yan yung bula niya. Okay? So, tamahan ko na rin yung likod dito para hindi ko niya isipin mamaya. Okay? So, once na okay na yan, punasan natin siya kaagad. Okay? Switch tayo lang. Okay. At ito siya mga pare ko eh. Ang puti-puti niya kaagad. Okay. So, kung mapansin nyo rito, pati yung tongue niya, madumi. Okay? So, ang gagawin natin is from toe, paakyat. Okay? Let's do it. So, same thing. Ilang patak lang. Yan. Okay na yan. Tapos, simulan natin siya dito sa shell toe niya. Okay? Tapos, aangat ako dito sa tongue niya. Isa sa mga gusto ko rin dito kay Jason Mark, gusto ko yung amoy nung ano, solution niya. Ayan, yung solution niya. Solution. Yung solution niya. Ayan. Mabango. Mabango yung ano, yung Jason Mark. Grabe oh, yung apat na ano, yung apat na patak natin, grabe yung bula niya rito. Siguro, I'll take account na rin dahil pang batang sapatos to, kaya ganun din. Okay? Maliit lang yung portion ng nililinis natin. Okay. But, eventually, tika lang ha. Meron akong na-miss na spot dito sa pinakagilid na gilid. Okay? Okay. But, yep. Mga pare ko, ito yung kinalabasan natin dyan. Kapansin nyo? Ayan. Okay. So, ang linis niya na kaagad. Grabe. Okay. So, simulan ko na kaagad yung pangalawa habang pinapatuyo natin yan. Okay? Simulan ko to. Kung mapansin nyo ulit, ito yung itsura niya. Sa kabilang side, ito yung toe niya. Dito, yan din. Okay? So, simulan natin. Kagaya ulit ng dati. Ilang patak lang. And then, simulan natin dito sa side na to. Okay. Lagyan niyo ng konting diin. Ingin yung kagandahan dito sa material na to.
hindi kagaya ng mga suede, ng mga ibang klase pang material, eh kailangan mabilisan dahil nga i-absorb. Pero dahil ito yung leather na yan, or yung leather na to, you can spend much more time sa pagkuskus kesa dun sa mga ibang material. Okay? So, ito na siya. Grabe, no? Okay. Let's go to the other side. Tapos, kagaya ng kanina, iuhuli lang natin yung, ano, yung toe. Okay? And then, yep. Sa mga, may mga sapatos na ganito, alam ko, very common to, lalo na dyan sa Pilipinas, itong pro model na yan. Huwag na huwag kayo matatakot na linisin to. And this is the best way na linisin ito. Dati, kagaya na sabi ko sa inyo, dati binababad ko to, nilalabahan, gumagamit ng Tide. Pero yung mga material or yung mga product na yon ay nakakasira yun ng material ng sapatos, okay? So make sure that you always use yung product na para sa sapatos talaga. Okay? Eh hindi mo na siya kailangang banlawan or ibabad, okay? Para lumitaw yung puti niyan, okay? So as much na ginagamit mo yung tamang product, para sa akin, Jason Mark, ang magandang gamitin kasi you don't need Clorox or anything or Colgate kasi lalabas at lalabas yung tunay niyang kulay. Okay? So, ang gawin natin, dito na tayo sa toe niya. At malapit na tayo matapos, mga pare ko. Okay? Ilang patak lang. And then, yun tayo sa toe. Diretso rin ako sa tongue kasi tinamaan din yung tongue niya. Mayroon ding dumi dito. Okay? May dumikit na parang sticky. Okay, and then punasan natin siya kaagad. Okay, balikan ko lang ulit kasi itong ano, itong toe niya, maraming ano to eh, yung parang yung texture niya, kakaiba. So dumidikit talaga yung mga lupa-lupa. Actually lupa yung ano yung dumumi dito sa sapatos na to. Same thing din dun sa in-upload kong paglinis nung Reebok ko na question ni Iverson, yung Georgetown. Lupa din yung dumi nun. Yeah. Anyway, yeah, tapos na tayo. So, eto na yung kinalabasan ng sapatos natin. Okay? So, ngayon, ang technique natin para dito sa sintas natin. Okay? So, ang gagawin lang natin mga pare ko eh, is kukunin lang natin siya. Tapos, ibababad lang natin siya kung saan natin ginamit yung or yung tubig na ginamit natin. Okay? So, ibabad lang natin siya dyan. Okay. And then, pwede natin siyang patakan din nito. Mga dalawa, tatlo na patak. Yan. And usually, bubula siya mag-isa. Yan. O yan. Pag kinusot nyo, bubula talaga siya. Ayan o. Okay? So, isin lang natin ganyan. So, ang technique din dito mga pare ko, lalo na pag maduming-madumi yung sapatos nyo, huwag nyo nang hintayin na isang buwan, dalawang buwan, tatlong buwan bago nyo linisin. The more na mas maagap nyo siyang lilinisin, the more na mas mabilis matanggal yung mga dumi niya. Okay? Kasi ang problema, pag natuyo na yung dumi, mas mahirap na, mas makapit na siya sa sapatos. So eventually, mas mapapatagal kayo maglinis kung ganun ang mangyayari. So kung meron kayong mga sapatos at nagamit nyo, tapos nadumihan nyo, iset nyo kagad yung time and schedule nyo, nalinisan nyo as fast as you can para mas mabilis matanggal yung dumi. Okay? So okay na. So, ang gagawin lang natin ay, kala, nagbuhol eh. Hindi siya nakikisama sa atin. Okay. So, ang gagawin lang natin, mga pare ko eh, make sure lang natin na tinamaan natin yung mga dapat tamaan. Okay.
One more time. Okay, pero yan. Yan, tigaan lang natin. Tapos, ang technique mga pare ko, kukunin lang natin yung ginamit nating basahan kanina. Tapos, so end to end ng syntax. Yun. Okay na yan. Tapos, nalaglag yung isa, kunin lang natin. Kagaya lang kanina, end to end. Sa dulo, hanggang dulo. Okay? At, kung mapapansin nyo mga pare ko, pwede na. Balik na ulit siya sa pagkaputi niya. Ayan. Okay. So, ipakita ko sa inyo ng malapitan yung ginawa nating paglinis dito sa sapatos na to. Okay? Let's do it. Okay, at dyan naman natapos itong paglinis natin ng Superstar Adidas. Okay? I hope na nag-enjoy kayo mga pare ko. I hope na may tutunan kayo. And kung meron kayong gantong klase ng sapatos, I hope na malinis nyo na yan. At huwag kayong matakot na gawin yan nang kayo lang ang gumagawa. Okay? So, this video is to help you para maging komportable kayo na linisin yung mga sapatos nyo. Lalo na kung isa ka sa mga sneakerheads na nagko-collect. Okay? So, maganda rin na nililinis mo yung sarili mong sapatos, okay? So, mga pare ko, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel to at nagustuhan mo tong video natin, huwag mo kakalimutan mag-subscribe. And also, like, comment down below. And syempre, hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga videos natin. Okay, mga pare ko, kita-kits sa'yo next time. Maraming salamat.